Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. baka magkaroon daw ng gulo kung ipagpapatuloy ang People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Mabigat ang mga akusasyong binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga dumalo sa isinagawang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Bago ito, sinabi ng dating Pangulo na hindi siya kalaban ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit napipilitan na umuna siyang magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan. Nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa'yo yan. Mamurlang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Binanggit ni Duterte ang tungkol sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Wala raw nakikitang problema ang dating Pangulo sa kasalukuyang konstitusyon. Ikinagalit niya ang mali-umanong paraan para makakalap ng pirma para sa People's Initiative na may kapalit-umanong pera. Banta niya kay Pangulong Marcos kung ipagpapatuloy ang People's Initiative, baka raw magkaroon ng gulo. Kung maisasakatuparan ang parliament na porma ng panggobyerno, mensahe niya sa mga kongresista na magiging kabilang sa assembly. Na ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Sinabi ng dating Pangulo na ang ambisyon umano sa pagbuo ng parliament ay galing kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw dapat kalimutan ni Pangulong Marcos na isang termino lang siya at iyan daw ang dapat masunod. Dumalo ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos sa naturang prayer rally. Ngunit hindi na ito nagbigay ng pahayag kaugnay sa mga naging pahayag ni dating Pangulo. Sinusubukan pa rin naming kunin ang pahayag ng Malacanang ukol dito. Nagsalita rin sa programa ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Davao City First District Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Karon ra ko kita mga congressman na hadlok sa ilang speaker. Ngano man? Nganong mahadlok man? Duha ra man. Hadlok patanggal pagka congressman parehas gibuhat nilang Arnita Epes gi Ethics Squad. Dito ko padalong sigurado. Hindi na pinangalanan ni Representative Duterte ang tinutukoy nitong party list representative. Ibinulalas naman niya ang kanyang galit sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ibuhat niyo kong drug smuggler. Kung drug smuggler ko dato na kayo, kung ano na pamanggol sa inyo, tubangan ron! Inami naman ni Mayor Baste Duterte na nasaktan siya sa planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa umano'y madugong drug war. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas dere. Timan inin nyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Naging maikli lang naman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte na pawang pagpapaabot ng kanyang pasasalamat. Daghang salamat sa inyong suporta sa ako ang trabaho isip Vice Presidente ug Secretary sa Department of Education. Ayon sa Davao City Police Office, umabot sa mahigit 53,000 ang dumalo sa naturang prayer rally. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao,
Argyle Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.